Mga kapahayagan ng langit at impyerno sa pitong kabataan ng Columbia. Ika-apat na patotoo. Pagpalainawa kayo ng Diyos, mga kapatid. Nang hawakan ng Panginoon ang aking kamay, napagtanto ko na nakatayo ako sa ibabaw ng isang bato at nakikita ko ang isang anghel sa aming likuran. Pagkatapos noon, kami ay bumaba sa isang butas sa lupa na may kahangahangang bilis. Sa isang iglap, napalingon ako at napagtanto na wala na ang anghel at naramdaman ko ang matinding takot. Tinanong ko ang Panginoon, "Panginoon, nasaan na ang anghel? Bakit wala na siya rito ngayon?" Sumagot ang Panginoon, "Hindi siya maaaring pumunta sa ating patutunguhan." Nagpatuloy kami sa pagbaba at pagkatapos ay bigla ang huminto, tulad ng isang elevator. Nakita ko ang ilang mga butas sa ilalim ng lupa at pumasok kami sa isa na binanggit din ng aking kapatid na si Sandra. Ang butas na ito sa ilalim ng lupa ay kung saan ang mga tao ay nakasabit sa mga kawit sa pamamagitan ng kanilang mga ulo at may mga tanikalas sa kanilang mga pulsuhan. Ang pader kung saan nakakabit ang mga tao ay tila walang katapusan. Milyon-milyong tao ang nakasabit sa pader na iyon. Mayroon silang mga uod sa kanilang mga katawan. Tumingin ako sa malayo at nakita ko na mayroon pang ibang mga pader na kagaya rin ng naunang pader. Sabi ko sa Panginoon, "Panginoon, napakaraming tao ang nasa lugar na ito." Sa isang iglap, isang talata ang pumasok sa aking isipan at ito ay hindi pamilyar sa akin. Ang Panginoon ay nagsabi sa akin, "Ang impyerno at libingan ay laging nagugutom." Umalis kami roon at dumating sa isang lugar na tinawag namin na Lambak ng mga Kaldero. Ang mga kalderong ito ay puno ng kumukulong putik. At lumapit kami sa isa sa mga ito. Ang unang tao na nakita ko ay isang babae. Ang kanyang katawan ay lumulutang at lumulubog sa kumukulong putik. Ngunit nang siya ay tinitigan ng Panginoon, huminto siya sa pagalaw at nanatiling nakaangat sa putik hanggang sa kanyang baywang. Tinanong siya ng Panginoon, "Ano ang pangalan mo, babae?" Sumagot ito, "Ang pangalan ko ay Rubiela." Ang kanyang buhok ay punong-puno ng kumukulong putik at ang kanyang laman ay nakabitin sa kanyang mga buto, na nooy nangingitim at sunog dahil sa apoy ng impyerno. Ang mga uod ay pumapasok sa mga butas ng kanyang mata, lumalabas sa kanyang bibig, pumapasok muli sa kanyang ilong at lumalabas sa kanyang mga tainga. Kapag hindi makapasok ang mga uod, sila'y gumagawa na lamang ng butas upang makapasok sa iba pang bahagi ng kanyang katawan na nagdudulot sa kanya ng matinding kirot at sakit. Sumigaw siya, "Panginoon, pakiusap, alisin mo ako sa lugar na to. Maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya na magpatuloy ng ganito. Pahintuin mo ito, Panginoon. Hindi ko na kaya pagtiisin to. Pakiusap, maawa ka sa akin." Tinanong siya ng Panginoon kung bakit siya naroon. Sinabi niya na naroon siya dahil sa kayabangan na nakasulat sa bakal na plaka sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa kanyang kamay ay may isang ordinaryong bote, ngunit para sa kanya, ito ay parang mamahaling pabango. Kailangan niyang kunin ang bote na puno ng asido at iwisik ito sa kanyang katawan. Ito'y nagdulot ng pagkatunaw ng kanyang laman na tinatamaan ng asido na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. No!
Sumigaw siya sa Panginoon. Panginoon, pakiusap. Maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya pang manatili rito kahit isang saglit pa, Panginoon. Hindi ko sinasabing kasalanan ang paggamit ng pabango. Ngunit sinabi sa amin ng Panginoon na napunta roon ang babae dahil sa kanyang adiksyon sa pabango. Na ayon sa salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 5 verse 7, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Naroon ang babae sa impyerno dahil ginawa niyang idolo ang kanyang kagandahan, mga pabango at kayabangan. Sila ang naging prioridad sa kanyang buhay. Ngunit ang Panginoong Jesus ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang dapat na maging una sa iyong buhay, sa ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit naririto ang babae sa impyerno. Taglay ang kalungkutan, ang Panginoon ay tumingin sa kanya at nagsabi, Rubiela, huli na ang lahat para sa iyo. Ang mga uod ang iyong higaan at ang mga uudin ang tatakip sa iyo. Nang sabihin ito ng Panginoon, isang kumot ng apoy ang bumalot kay Rubiela. Habang ang kanyang katawan ay sinusunog sa loob ng kaldero, siya ay nagdaranas ng hindi maipaliwanag na sakit. Pagkatapos naming lumayo mula roon, dumating kami sa isang lugar na may mga higanting pinto. Habang kami ay papalapit sa kanila, bumukas sila ng kusa para sa amin. Sa kabilang ibayo, nakita namin ang isang malaking kuweba. Habang ako ay nakatingala, nakita ko ang iba't ibang kulay ng mga ilaw na gumagalaw tulad ng usok. Bigla naming narinig ang tugtugan, kasama ang mga tugtog na salsa, balinato, rock at iba pang sikat na tugtog na pinapakinggan ng mga tao sa radyo. Ikinumpas ng Panginoon ang kanyang kamay at nakita namin ang milyon-milyong mga tao na nakabitin sa kalawit sa kanilang mga kamay. Sila ay magulong tumatalon sa ibabaw ng apoy. Tumingin ang Panginoon sa amin at sinabi, Tingnan ninyo, ito ang mga parusa para sa mga mananayaw. Kailangan nilang tumalon ng maayos pataas at pababa sa tugtog ng musika. Kung salsa ang tugtog, kailangan nilang tumalon sa ganoong ritmo. At kung iba naman ang tugtog, kailangan nilang sumabay sa ritmo na iyon. Hindi sila pwedeng huminto sa pagtalon. Ngunit ang mas masama pa, ang kanilang mga sapatos ay may 6 pulgadang tinik sa ilalim. Tuwing tatalon sila, tinutusok ng tinik ang kanilang mga paa at wala silang panahong magpahinga. Kapag mayroong nagtatangkang huminto, dumarating agad ang mga demonyo at susugod sa kanila. Sinusumpa sila habang nagsasabi, Purihin ninyo si Satanas. Purihin siya. Ito ang kanyang kaharian. Kailangan purihin siya. Hindi kayo pwedeng huminto. Purihin ninyo siya. Kailangan ninyong tumalon. Kailangan ninyong sumayaw. Purihin siya. Hindi kayo pwedeng huminto kahit isang saglit. Purihin siya. Ang isa sa mga nakakabahalang bagay ay maraming mga tao ang naroon na dating mga Kristiyano na kilala ang Panginoon. Ngunit sila ay nasa mga bahay aliwan o nightclub nang mamatay. Maaaring itanong mo, saan ba sinasabi sa Biblia na mali ang sumayaw? Sa James chapter 4 verse 4, sinasabi ng salita ng Diyos, Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ganito rin ang nasusulat sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan,
o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Tandaan mo na ang mundo ay maglalaho. Ang lahat ng ito ay mawawala. Ngunit ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Habang umaalis kami sa lugar na iyon, nakita namin ang mga tulay na naghihiwalay sa iba't ibang bahagi ng impyerno na nagdudulot ng iba't ibang uri ng pagdurusa. Nakita namin ang isang espiritu na naglalakad sa isang tulay. Kamukha ito ng mga laruang tinatawag na treasure trolls na kilala natin sa mundo. Sila ay may iba't ibang kulay ng buhok, may mukhang matanda ngunit may katawan ng bata, at walang mga bahagi ng katawan na may kinalaman sa sekswalidad. Ang kanilang mga mata ay puno ng kasamaan. Ipinaliwanag ng Panginoon na ang mga ito ay mga espiritu ng pagkawala. May hawak na sibat ang espiritong ito at mayabang na naglalakad sa tulay, tulad ng isang reyna o isang modelo sa runway. Habang naglalakad siya, sinasaksak niya ang mga tao sa ibaba gamit ang kanyang sibat. Sinumpa niya sila at nagsabi, "Tandaan ninyo ang araw na kayo ay nasa labas ng isang simbahan ng mga Kristiyano at hindi niyo gustong pumasok. Tandaan ninyo ang araw na kayo ay pinangaralan at hindi niyo nais makinig. Tandaan ninyo ang araw na binigyan kayo ng gospel tract at itinapon niyo ito." Sinubukan ng mga nawawalang kaluluwa na takpan ang kanilang mga tenga na nooy nawawala na. Sinagot nila ang demonyo, "Tumahimik ka! Tumahimik ka! Huwag mo kaming pagsabihan pa! Ayaw naming malaman pa! Tumahimik ka!" Ngunit lubos na ikinasiya ito ng masamang espiritu dahil sa sakit na idinudulot nito sa kanila. Patuloy kaming naglakad kasama ang Panginoon. Habang tinitingnan namin ang isang malaking grupo ng mga tao, napansin namin na may isang lalaki na mas malakas ang sigaw kaysa sa iba na sinusunog doon. Siya ay umiiyak. "Ama! Ama! Maawa ka sa akin!" Hindi sana titigil ang Panginoon para tingnan siya. Ngunit nang marinig niya ang salitang Ama, siya ay nanginig at humarap sa lalaki. "Ama? Tinatawag mo akong ama? Hindi. Hindi ako ang iyong ama at hindi rin kita anak. Kung ikaw ay aking anak, dapat kasama mo na ako sa kaharian ng langit. Ngunit kayo ay mga anak ng inyong ama na siyang Diablo." Sa isang iglap, isang kumot ng apoy ang lumitaw at lubos na sinakop ang katawan ng lalaki. Sinabi sa amin ng Panginoon ang kwento ng buhay ng lalaki. Tinawag nito siyang Ama dahil noon ay kilala nito ang Panginoong Jesus. Dati itong pumupunta sa simbahan at nakikinig sa salita ng Diyos at nakatanggap ito ng maraming pangako mula sa Diyos. Kaya tinanong namin si Jesus, "Ano ang nangyari, Panginoon? Bakit siya narito?" Sumagot ang Panginoon, "Namuhay siya ng dobleng buhay. Magkaiba ang kanyang pamumuhay sa kanyang tahanan at sa simbahan. Iniisip niya sa kanyang puso, 'Walang nakatirang kapatid malapit sa akin, hindi ang pastor o sino mang kapatid. Kaya maaari kong gawin ang gusto ko.' Ngunit nakalimutan niya na ang mga mata ng Panginoon ay nakatuon sa lahat ng kanyang mga lakad at walang sino man ang makapagsisinungaling o makakapagtago sa Panginoon." Sinasabi sa atin ang salita ng Panginoon sa Galatians chapter 6 verse 7,
huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang lalaking ito ay nagdurusa ng libo-libong beses na mas malala kaysa sa iba. Siya ay tumatanggap ng dobleng hatol, isa para sa kanyang mga kasalanan at isa para sa pag-aakalang malaloko niya ang Panginoon. Sa panahon natin ngayon, sinusubukan ng mga tao na magkumpara ng mga kasalanan ayon sa kanilang kalubhaan. Iniisip nila na ang mga bakla, magnanakaw at mamamatay tao ay mas makasalanan kaysa sa mga sinungaling o chismoso. Ngunit sa paningin ng Panginoon, ang lahat ng mga kasalanan ay may parehong bigat at kapalit. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kaluluwa na nagkasala ay mamamatay. Mga kaibigan at kapatid ko, inaanyayahan ko kayo ngayon na tanggapin ang imbitasyon ni Jesus. Ipagkakaloob sa iyo ni Jesus ang kanyang kamay ng awa kung ikaw ay magsisisi. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang awa ay ibibigay sa sinumang magtutuwid sa kanyang mga lakad at magsisisi. Mas mabuti nang manalig ka ngayon kay Jesus kaysa maghintay ka at matuto ng lubos sa isang lugar na tigib ng pagdurusa. Pagpalain kanawa ng Diyos.